pwedeng tubig lang, pwedeng may sabon. Kung titignan mo, ang Asian, malinis sa ating katawan eh. Malinis tayo kumpara sa ating counterparts na mga Caucasian. Kasi sila, ano eh, papel ang ginagamit. So, toilet paper sila parate. So, makikita mo, pag ini-examine mo, parating may dumi ka makikita. Sa tubig at sabon o tubig, makita mo malinis ang ating pasyente. Bakit nagkakaroon ng pigsa o nagkakaroon ng abscess doon? Ang problema kasi is nagkakaroon ng infection yung loob. Nag-uumpisa yan sa loob ng pinakabutas ng puwet natin, yung tinatawag na anal gland, eh nagkaroon ng pumasok yung dumi, doon nagkaroon ng infection, naghahanap ng malalabas na infection. Kaya nakikita natin as abscess sa labas. So, ang piksa sa puwet, eh hindi pangkaraniwang piksa. Hindi yan usual na piksa. Kasi ang piksa kadalasan eh, sa balat lang. Ito eh, may pinanggagalingan galing sa loob ng butas ng puwet. Anong gamutan dito? Well, number one is kung may infection, eh, kailangan palabasin yung nana. So, drainage ang importante dyan. Hindi antibiotics ang main treatment yan. Ang main treatment yan is palabasin yung nana at gagaling yan. Ngayon, in 50% o 50% of the time, pwede magkaroon ng tinatawag na fistula o magkaroon ng infection na paulit-ulit, eh, yun talaga kailangan operahan ng pasyente. Kailangan maayos ang pagkagawa niyan dahil kung ano, pwedeng umulit-ulit yung problema na yan. Madaling operation ang anal fistula or mahirap din? Pwedeng napakasimpleng operation yan at pwede rin napaka-complex na operation yan. So, merong kuminsan na inaabot ka ng 3 oras dyan para maayos mo yan. But again, ito yung rare. Normally, few minutes lang yung fistula na yan. Kaya lang importante dyan is hindi lang puto ng muscle dahil kasi yung pinaka-control natin o yung pagka-control ng ating pagdumi, eh, kung maputol mo ng gusto yan, magkakaroon ka ng incontinence o wala ka ng pagpigil.